Views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of TV5. In addition, the views and opinions of the guest do not necessarily reflect those of the host, the show, the station. Ang pinakamahuhusay na mga awit ng ating panahon, mapapasabay sa kumpas ng kontrobersiya. Sino ang kakanta? Sino ang pipiyok? At sino ang magbibigay ng standout na sagot sa mga intrigang mainit na mainit ang tugtog? Lea Salonga, may reaksyon sa madalas na paghahambing sa kanya kay Charisse Pempenco. Pops Fernandez, blooming daw dahil may bagong inspirasyon? Kian Cipriano, aamin na nga ba sa real score sa kanila ni Alex Gonzaga? Ogie Alcacid, gusto nang maging huli ang relasyon with Regine. Sara Jeronimo, may patama nga ba nang sinabing believe siya sa pag-amin ni Lloydy kay Shaina? Ready na ba kayo sa kanilang pagkanta ng mga kaabang-abang na chika? Tutok na dahil narito na ang number one showbiz tambayan, Juicy! Isang mainit at maintrigang Huwebes ng gabi pong muli sa inyong lahat, mga kapatid. Iniimbitahan po namin kayo sa pagkakataong ito na makikanta sa amin. Dalang tututukan po natin ngayong gabi ay ang maiinit na tugtugan ng intriga ng mga paborito niyo artista. Right, left, Mo! Right, Tita Christy. We are singing the Intriga Blues away dahil din nga sabi ni Tita Christy that it's our favorite singers ang maghaharap sa mga intriga. At we're gonna get in trouble again as we do every single day kasi parang araw-araw ang dami tumatawag sa atin ng mga iba't ibang celebrities. Actually, sa'yo lang. Hindi, kahapon, tumawag sa akin si Wilma Dazin. Ano ba? Ba't mo ako tinatawagan bastos? The day before, nag-text sa akin si Dolly Ann Carvajal. Sobrang galit sa akin. Okay. So, yung isang araw, Al Jour, nakita si Shalala sa CDMGMA. Ano ba nangyayari? Ano ba sabi ni Al Jour? Sinasabi niyo, ba't mo tinatawagan ng amoy ako puwet? Pinagtatawanan niyo ako. Ay, hindi totoo yan! Okay, mamaya din yung I see. Alam mo, sobrang bongga talaga ng ating episode ngayon dahil puro singers, kakanta sila ng kanilang masagot at syempre kakanta rin kami ng aming mga mabonggang opinion sa Juicy. Cheers. Cheers mo. Cheers. Kahit galit ka sa mami, kahit ano galit sa'yo mami ko. Okay, thank you. Yes, ako mga ka-precious international at local ang ating mga kasama kaya tumutok na kayo dito dahil dito lang yan sa Juicy nangyayari lahat. Okay. Singers, actors, at syempre, pink na pink ang kanyang mundo. Yeah! In love na in love. Shalala! The sound will come out! Ah, Charisse? Sandali lang. May kanta ka na? Charisse? I got shalalala? I have shalala. Ano ba yun? And I'm telling you. Ay, oo nga. I'm not coming. Sino ba yan? My daughter. Uy, wait lang. Si Shalala, di ba? Si Shalala nag-umpisa ng mga blind item dito na may mga re-enact, nag mga blind item. Trivia lang, ang dami na gumagaya sa atin. Yes. Like, kanina, sino? Hindi ko na sasabihin, pero alam mo, masaya yun. Maganda yun. Okay, I see. Thank you. Ako, pasintabi po, mga kapatid, sa aking director at EP. Kanina, binuksan mo yung ang daming nagagalit sa atin. Oo, nagagalit din sa'yo. Okay, ganito yon. Meron lang po akong gustong ipaliwanag dahil pinagpipistahan po ang inyong lingkod ngayon sa Facebook. Kanikanyang laban, kanikanyang depensa, may mga pumupukol. Nagsimula po ang issue sa isang blind item na ibinigay sa atin ni Shalala ilang araw na nakararaan. Tungkol po ito sa isang basketball star na kumuha na yung entrance exam sa isang kilalang eskwelahan pero backlog ang nakuha po, hindi nakapasa. Ang sabi ko po, kaya lumipat siya sa UE. Pero ang pinaglalaban ng ating mga manonood ngayon, sinabi ko raw po na bobo ang mga taga-UE. Tatlong bagay lang po ang gusto kong gawin. Una po, hindi ko maaaring laitin ng kahit sinong tao sa anumang eskwela na kanyang pinag-aaralan. Una, hindi ko po ginagamit na barometro ng tagumpay ng isang tao ang kanyang paaralan. Hindi po ito question ng kolehiyo, universidad o paaralan na pinapasukan natin. Tayo po ang gumuguhit ng sarili nating kapalaran at tagumpay. Ikalawa, ang idolo po ng aking buhay hanggang kabilang buhay na si Robert Jaworski, ang The Living Legend, galing po sa UE. Hindi ko po siya maaaring maliitin na galing lamang sa UE. At ang ikatlo po na pinakamahalagang katwiran na nais kong ibalik sa inyo, ang punto de vista po ng isang inang tulad ko. Ang anak ko pong si Rebo, kasama ko pong nagmarcha nung Marso, nagpunta po kami ng PACC, nag-graduate po ng kanyang kurso sa University of the East. Hindi ko po papayagan ang aking anak na mag-aral sa isang eskwela na hindi ko po pinaniniwalaan.
si Janina San Miguel nung laitin ng buong bayan dahil sa mali niyang pag-iingles, ako po ang nagsabi, hindi dapat madamay ang lahat ng mga estudyante sa isang kolehiyo nang dahil lamang sa kamalian ng kanilang isang estudyante. Kaya sa mga nagagalit, maraming salamat pa rin. Positibo pananaw ko dyan. Nanunood kayo, nanunood kayo ng Juicy, mabuhay kayong lahat. Maraming salamat. Thank you. Very well said, Nay. Actually, alam ko na bunutan ang hininga. Parang clue lang naman yung binigay mo, Nanay. It's just a clue. At kayo pa nga ang nagsabing si James Shep yun, sinakyan ko lang na ang hula niyo si James Shep, sakyan natin, di ba? Oh, tapos yung mami ko, taga UE. Ako, Lasal. Mas bobo ako kaysa sa mami ko. Bakit? Ngayon, may nagagalit na sa'yo. Taga Lasal naman ang magagalit. Hindi na naman. Wala mo yung malagot ka. Hinigiling na phone mo ngayon. May tumatawag. Tapos nakakumabangan eh. Ate Neo yan. Neo yan, di ba? Hello, Mami. Mami ko, kinakausap ka. Hi, Dolly. See you. Okay, number one, showbiz feed. I stop, di ba? Okay. I guess ako, international showgirl. Wow. Okay, go! So bago muna tayo magsimula, babati muna tayo ng ilan sa ating mga True Wallet ka-freshers na Red Santillan, Geneva Asistio, Mary Lubon. Hello! Ayan! Okay. Siya, dumadami na yung followers natin sa Twitter, sobrang yung Juicy TV time. Dumadami na siya. Sobra! Okay, ito na, Peptal PH, sulat ni Romel Liana. Zaijan Haranilia, hindi raw niya nakitang nag-personal. Hindi raw niya nakita ng personal ang pagdalaw ni Casey Concepcion. So binabawi na ni Zaijan yung kanyang sinabi. Meron lang daw nagkwento sa bata. Yun ang ayon kay Casey. Hindi naman daw personal na sinabi ni Santino na nagpunta talaga si Casey. Pero may karugtong yan. Ilang kasama natin sa panulat ngayon ang nagdaramdam kay Casey Concepcion dahil sa pagpapaban sa kanila sa mga shows ni Casey. Papangalanan natin, Vinya Vivar, Reggie Bunoan, Mel Balyanera, at ang isa pa ay si... May isa pang kasama tayo sa panulat eh. Reggie. Hindi, si Pilar Mateo. Okay, silang apat. Pero ayon sa kanila, hindi nila sinadya si Casey sa The Bus, kundi si Boy. Si Casey pa ang parang nagpresenta ng kanyang sarili para ma-interview. Nasaktan sila salita niya ni Casey na may mga manunulat daw po na ang gustong ipasabi sa mga artista ay kung ano ang gusto nilang marinig. Mali yun. Nay, sino may naglabas nung nakita ni Zaijan si Casey dun sa taping nila ng Noah? Maraming reporters na naka-interview kay Santino. Kasi parang press ko. Nakita ko yung ano, nakita niyo yung statement ni Miss Casey sa The Buzz na sana pag gumawa daw ng mga reporters or mga columnists ng mga story, sana i-completuin yung facts daw. So sinasabi sabi na hindi daw ano. Hindi, meron daw kasi sabi ni Piolo, dumipensa naman to si Piolo na alanganin. Ay, hindi si Piolo alanganin, ha? Yung depensa niya. Apo, go. Lilinawin ko, baka may magalit na naman sa akin. Anak ko baka may iabot ka na benching ko mamaya. Yun na. Alanganin naman yung depensa ni Piolo. Ang sabi naman niya, meron daw joke. Wala raw, sabi ng mga reporters. Ang sabi niya, dumalaw pa nga po siya sa taping ng Noah eh. Walang sinabi si Sanja na, joke. At saka ano, papatulan ba ang bata? At nagsisinungaling bata. Yes. Ang bata, sabi nila. Pero doon nga raw, sa punto na yon, parang may nagsabi lang kay Sanja. Okay, si Zaijan, no, pwede siya maging snitch. Maging insider, di ba? At saka isang bata na walang alam-alam sa mundo na damay sa isang issue. Di ba? Welcome to showbiz. Baka mamaya si Zaijan, pagdata maging S.